What's up guys? So today I'm going to teach you how nwog okay works. Okay? So since napanood niyo na yung latest mentoring natin, which is macro time trading session, and I believe na indicate ko sa inyo doon, okay, let's take a look. Okay. So I believe na indicate ko sa inyo na ito yung market na kailangan niyo tignan, okay? From 6 and then 4. Okay? So now, hahanapin natin siya sa inyong mga trading charts, okay? So yeah, you need to, you know, just, you know, take a look kung ano possible namang makikita nyo when it comes to this kind of nwog, okay? So today, you need to make sure na hanapin ninyo po, okay? O punta kayo ng lower time frame, ha? Hindi nyo po pwede makita yan sa higher time frame, okay? So just a disclaimer, hindi nyo po makikita ang nwog sa higher time frame. Why? Kasi wala po siyang deliberation ng oras. Kung makikita nyo sa likod ng, sa baba ng cursor ko, makikita nyo Wednesday 21, 2022. That's the date only, not the hour. So hour po yung kailangan natin. So definitely we can check out on a 1 minute chart, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 15 minutes, and 30 minutes chart po. Yan. Okay? Dito po ninyo makikita ng malinaw yan. Or even on hourly. Pero yeah, I don't recommend hourly na tignan nyo kasi hindi nyo makikita dyan yung pinaka point ng opening and closing ng market. So definitely we will stick to 5 minutes to 15 minutes time frame. Okay? So this is the mentoring class for our nwog clarity and new weekly opening gap. Okay? Nwog stands for new weekly opening gap. Okay? Ang nwog po is cut by 3 parts. Okay? Meron po tayong 3 parts na kukunin sa inyo when it comes to finding the right nwog. So, unang-una na po dyan is yung nwog parts. Okay? So, kailangan natin siya i-dissect muna. Okay? So, ang kakailangan niyo po is Friday closing. Okay? This is 5 p.m. Okay? Philippine Standard Time po yan. And then, Sunday's opening of 6 p.m. Okay? So, yun yung kakailanganin ninyong kunin. And then, syempre, of course, the CE or consequent, if mali yung aking spelling, pero yeah, I'm trying my best. encouragement. Okay? Or, syempre, pwede natin siyang gawin na 50% level. Okay? So, ang CE natin is consequent encouragement, ayun yung meaning yan, or 50% level, okay, ng Fibonacci, ng Fib. Okay? So, yun yung mga kakailangan ninyo. This is cut by 3 parts ang nwog natin. So, yan yung mga kailangan ninyo pong hanapin. So, now, let's go first, okay? Hanapin na muna natin yung mga nwog natin na yan. So, makikita nyo dito, mayroon po tayong Friday, May 26, 2023, 3:20 a.m. So, ayan, pag ginagalaw nyo siya, makikita nyo siya dyan. So, hindi naman na kayo mahihirapan kasi ang kailangan nyo lang naman kunin is itong Friday and then Sunday. So, hanapin muna natin yan. Okay? So, tingnan natin. There you go. So, 5 something. Okay, 5. So, hanapin natin ng 5 p.m. So, 5 p.m. There you go. And then, the 6 will be here. So, Sir Kim, anong nangyari? So, now, tingnan natin. On the lower time frame. Ulitin natin. 5 o'clock. Saan yung 5? There you go. This is the 5. And then, the 6 will be somewhere around here. Do you see something? May nakita ba kayong gap? May nakita ba kayong gap for that one? Wala po. Okay? So, pag wala kayong nakitang gap, then definitely wala po kayong kukunin. Or wala kayong gagalawin dyan. Okay? So, in that case, leave it. Hayaan nyo siya. Okay? Huwag nyo siyang lagyan. Huwag nyo i-force na malagyan ng nwog yan. Okay? So, wag. Okay? Sometimes, nandiyan yung nwog. Sometimes, wala. Okay? Normal po yun. Okay? So, now, move on tayo. Hanap ulit tayo nung Friday. Okay? Hanap ulit tayo last Friday. Wednesday pa lang to. Tuesday. So, matatagalan tayo. So, let's move on to 15 minutes. So, this is Monday, Sunday. Okay. There you go. Check natin to. Ayan. Ito mukhang meron, no? So, hanapin natin ng 5. There you go. Meron tayong 5. And then 6. There you go. That's a gap. So, lalagyan ko muna neto para lang ma-indicate natin siya if we move to lower time frame. There we go. And there we go. Ayan. Okay? So now, hanapin natin yung 5 o'clock.
5 o'clock. 5 something. There you go. This is the opening of 5 o'clock. Delete that one. And now, gagamit tayo dito guys ng ating horizontal ray. Kunin nyo siya dito sa gilid. And then, click horizontal ray. And then, there you go. I-plot nyo siya. Now, after nyo siya ma-plot, papalitan nyo siya neto. So, ano siya? This is your, what? This is our Fridays. Ano ba to? This is our Friday, di ba? This is Friday and Sundays. So, makikita natin na this is our Fridays closing. Ayan. So, now, pwede natin siya pangalanan ng Fridays closing. There you go. And then, sa nag-open yung price, definitely somewhere around in these zones. On 6. There you go, 6. There you go, 6. Nag-open dito yung market. So, now, there you go. Okay. This will be your 6. So, now, this will be your Sunday's opening. Diyan nag-open ng market. Ayan, may oras naman siya. So, hindi na kayo malilito. Now, once na nakuha nyo na yan, syempre, kukunin nyo po yung favorite retracement ninyo from highs to low or lows to high. Kunin nyo yung 50% level na ito. There you go. And now, place a CE on the middle of that point. Okay? Maglalagay po kayo ng CE. Naintindihan? Ganyan. Okay? So now, once you have that one, okay, once you have that one, let's say, for example, i-edit nyo siya, pwede po nyo i-double click yan, and then pangalanan nyo siya ng ganito, and after nyo siya mapangalanan niya, pwede nyo ipunta kayo sa template, and then save as, then pangalanan nyo siya, okay? Para, once na, nagpa-plot na lang kayo, kukuha na lang kayo, i-click nyo na lang po ito, and then, hahanapin nyo na lang yan dyan, okay? Para automatic na siya. And now, if you go to higher time frame, makikita nyo, yan ang NWOG ninyo. Diba? There you go. Now, isa pa. Practice pa. Hanap pa tayo ng iba. So, let's go back to 5 minutes time frame. Then, let's scout. Hanap pa tayo. Okay. Friday. Ito yung Friday. So, Tuesday. Monday. Okay. Friday and Saturday. There you go. Diba? There you go. Nakikita nyo na mabuti. So, now, hanapin nyo ulit yung sinabi ko. 5. There you go. That's your 5. Dito ba yun? Somewhere around here. Closing. There you go. That's a 5. There you go. So, that will be your Friday's closing at 5 p.m. And then, nasa ng Sunday's opening natin. There you go. Sunday's open at 6 o'clock. Ayan. Now, there you go. Siyempre, yung middle point nito will be your consequent encouragement. There you go. So, now, there you go. Now, if you move up to the higher time frame, then you'll see. There you go. Clear? Is it clear now? There you go. Now, hanap pa tayo ng isa. So, guys, pwede kayong humanap ng NWOG and pwede nyo pong magamit ng NWOG for the next 4 weeks po. Okay? 3 to 4 weeks po. So, magagamit nyo siya for the next 4 weeks or 3 weeks. Okay? Pero max yung 4 weeks. Okay? So, magagamit nyo siya doon. So now let's find another gap on Monday, Fridays and Sunday. Monday, Friday, nasa yung Friday. Ito, Friday and Sunday. Ayan. So now let's see. So ang kailangan ko is Fridays nito, ayan. There you go. Friday and then Sunday will be somewhere around here. Okay. Let's go to the lower time frame to dissect this one. Kasi magulo siya dyan. So now let's go to the 5 minutes chart. There you go. Pag hindi kayo sure guys, pupunta lang kayo talaga ng lower time frame in order to find it. Okay? Basta yung time talaga. Yung sinabi kong time. So, 5. There you go. This is your 5. Friday. And then Sunday, where's your Sunday? 6. Somewhere around here. There you go. From 5 here to 6. Yan. So Friday to, ito ay Sunday. And then the middle point, of course, that will be your consequent encouragement. Now, let's zoom in
There you go. Now, Sir Kim, paano po namin malalaman, di ba, kung mali, di ba? Yun yung unang tanong. Paano namin malalaman kung mali ang aming NWOG? Kasi, Sir Kim, minsan, syempre, bagwal lang kami, hindi namin alam kung tama ba or mali yung aming pinaplat. So, ito lang yan, guys. Wala naman kayong mali. Okay, hindi kayo magkakamali. Okay? So, para malaman ninyo kung mali ang inyong NWOG is hindi siya nagre-respect dun sa zones na yon multiple times. So, as you can see, very random. Diba? Very random. So, in that case, makikita nyo na tama. Okay? Tama yung analysis ninyo. Tama yung NWOG ninyo. And guess what? Very random. Very random. Okay? Very random, oh. Bakit naman dyan nag-stay yan? Pwede namang hindi dyan. Diba? So, you can do that also dun sa mga rest na NWOG na nakita ninyo. And you'll see what's my point. Very random, 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 randomness. Bakit dyan? Pwede namang hindi dyan, di ba guys? Bakit yan? Di ba? You'll see. Now, meron pa ba tayo dito? Makikita nyo yung market guys, humihinto. I'm not saying na i-respect. It's just, bakit siya nagpo-pause? Somewhere around on that zone. Nagkakaroon ng pause. On that zone. Pwede namang hindi. See? So, don't get me wrong. Walang mali na NWOG. It's just, tingnan nyo. Eh, Sir Kim, eh, bakit naman gumaganto yung presyo dyan? Ibig sabihin, hindi gumagana yan, no? Normal po yan. And now, I will show you how. I will show you why. Okay? Papakita ko sa inyo kung bakit. Okay? Mapapakita ko sa inyo yan. So, just chill. Chillax lang kayo. Okay? So, now, let's delete all of that delete all of that NWOG. There you go. Okay? So, now, okay? Tatandaan nyo lang is yung CE or consequent encouragement is very high sensitive price level inside of NWOG. So, ibig sabihin, lagi nagkakaroon po ng reaction dun sa 50% consequent encouragement ng NWOG. Highly sensitive ba? Pag sinabing highly sensitive, isipin nyo lang lagi may kuryente doon. Okay? Doon nagre-respect or doon nagkakaroon ng pause ang market inside of that NWOG, which is consequent encouragement. Now, ang susunod ko naman isasabihin sa inyo is ang pointers ninyo when it comes to NWOG is, ayun yung una ha, highly sensitive ang CE, sumunod, second attempt in breaking the consequent encouragement will cause a lot of damage on the price. Tandaan nyo. Okay? Now, the last part is the weak do the damage, the body tells the story. Naiintindihan? The weaks do the damage, the body tells the story. Now, let's take a look at here. Ayan. Let's take a look at here. As you can see here, the body tells the story na okay, may something around here pero body do the damage. Okay? Okay, oh, mali pala. So the weak do the damage, yung body tells the story na ayoko dyan. Diba? So same exacting here. Binabasag ng body, okay? Sinasabi ng body na may story ako papunta dito pero weak do the damage, binabasag niya to pero ending hindi niya kakayanin, then the body will tells you a lot of story. Parang ganon. Pero I know, magulo. I know, nahihirapan kayo intindihin. Pero now, paano ba, Sir Kim, gumagana ang NWOG? So now, pupunta tayo sa second segment for our NWOG clarity in order for you to understand kung paano nag-work ang NWOG. I didn't even have a chance na ma-explain to sa mentoring sa YouTube or even sa Discord. Pero, yeah, bibigyan ko kayo ng hint. So, this is my first time explaining in-depth details when it comes to NWOG. So, let's say for example, we do have 4 NWOG. So, let's say for example, 4 NWOG. Wala akong magawa eh. So, 4 na lang. So, let's say for example, we do have a 4 NWOG. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, it can do for the next 4 weeks, diba? So, let's say for example, we do have 4 NWOG. So, lahat lang to ay NWOG to ha. Imagine ninyo NWOG po lahat tong boxes na to. Okay? Just like in my NWOG right here. Okay? So, I want you to understand na ganito ang ginagawa ng NWOG. Tandaan nyo ha.
opening. Okay? Isipin nyo parang ganyan. Okay? Isipin nyo ganito. Eh, sir, Kim, ano ibig sabihin niya? Parang wala namang kwenta. Okay? Parang wala namang kwenta, di ba? Pero, sige, check natin. Na-gets nyo na ba? Sige, bibigyan ko kayo ng time. And now, picturean nyo lang to, okay? Picturean nyo lang or tandaan nyo lang muna. And now, let's proceed here. I want you to take a look, okay? Take a look lang. Examine nyo lang. Walang tama at mali. Examine nyo lang muna. Titigan nyo lang muna. Observe the market. Sige, observe. Observe the market. And let me know kung meron kayo napansin. Okay? Once na ma-explain ko sa inyo tonight or today, it will make sense. Okay? And now, mag-iiba ang tingin nyo when it comes to the market. Sobrang mag-iiba. Okay? Sobrang mag-iiba. Ready na kayo? Tingnan nyo ha. Examine the NWOG. Examine the NWOG. Okay? Okay ba tayo? Now, ano napansin ninyo? May napansin ba kayo? Kasi ako, ang napansin ko, every time na nagkakaroon pala ng NWOG, tumataas ang presyo or bumabagsak ang presyo or nagmamassively away from that NWOG. Umaalis siya sa NWOG na yon. Ulitin ko ha, once na nagkaroon ng NWOG, within that day or even 2 days, umaalis siya dun sa NWOG, pero massively yon. Massively siyang umaangat or bumabagsak sa NWOG na yon. Now, after niyang gawin yon, anong ginagawa niya? Bumabalik siya ulit. Tignan nyo ha. Umaalis, bumabalik. Umaalis, bumabalik. Pumupunta ng NWOG ha. Umaalis, bumabalik ulit. And now, tignan nyo to. Umaalis, bumabalik. Sinusobrahan pa. And guess what? You can see that for the rest of our data na meron tayo sa NWOG. Aalis, babalik ng sobra. Aalis, ulit. Babalikan ulit. Naiintindihan nyo ba? If nasa utak ninyo is ping pong play, yes. Parang ganun. Parang ganun. Now take a look at this one. Aalis. Babalik. Aalis. Babalik. Aalis. Aalis. Tignan natin. Aalis. Babalik. Aalis. Babalik. Aalis ulit, and babalik ulit, babalik na naman, and aalis na naman, babalik ulit, aalis na naman ulit. I know, nakakasawa, pero tingnan nyo lang muna, okay? Dito kayo matututo eh. Aalis, babalik, aalis, babalik, aalis, babalik, aalis, babalik, aalis, babalik. Pero ano kayo yung binabalikan? Sa tingin nyo, ano yung binabalikan? 50%. Doon nagde-design ang market on where it will push the market price. Naintindihan? Now, let's take a look at here. Now, make sense? Nagme-make sense na ba sa inyo pa kunti-kunti? Aalis, babalik. Aalis, babalik. And guess what? You will see a lot of example right around here. Aalis ulit,
And now, babalikan ulit. Hindi niyan? Yun yun. Okay? Yun yun. And guess what? Saan siya pumupunta, Sir Kim? Saan siya pumupunta once na umaalis siya? Yun ang tanong, di ba? Kasi hindi naman natin kaya ma-measure to. Hindi din natin kaya ma-measure to. Hindi din natin kaya i-measure to. Hindi natin kaya i-measure to. Pero saan kaya siya bumabalik, Sir Kim? If you will zoom out, tignan nyo. If nandidito ka na, and napapagitnaan ka ng dalawa, or even tatlong, enmog. Let's say, nandito yung enmog mo ha, sa gitna na ito. Dalawa lang yan. It's either lalapit ka dito, o pupunta ka dito. Or pupunta ka dito, and pupunta ka dito. Yun lang yun. And now you will see what I mean. Kapag nag-zoom out kayo, tignan nyo to. Umalis, pumunta ng enmog dati. Dating enmog pa to, way back noong April 14. Pero still, nagagamit ko siya ngayong May 8. 4 weeks. Magagamit siya until 4 weeks. Aalis, pupunta sa enmog na kabila. And papuntahan yung dating enmog. Pupunta ulit-bulit. Babalikan ulit. Pupunta ulit. Babalikan ulit. Now, let me give you my example when it comes to enmog. Right here. It's just a drawing. Parang drawing na binigay ko sa inyo kanina. Enwog. Nagsimula daw dito ang enwog. Pupunta sa enwog ulit. Babalikan ulit to. Pupunta sa enwog na to. Babalikan ulit. Massively. Move away. Balik. Going up. Now, na note on the image above, if there's a big movement, ito na yung big tips na maibibigay ko sa inyo. Wala nang iba pa. If there's a big movement going out of the enwog massively, ha? Always remember that the price will just try to hit some liquidities above or below. After it hit those levels, the price will always go back to that enwog. Hindi ako nagsabi niyan, si ICT ang nagsabi niyan. Just imagine, there's always a magnet on every enwog you see because of the consequent encouragement. You're correct. Ulitin ko, if there's a big movement, mabilis and massively umalis sa enwog, babalik at babalikan niyo yun kasi may kukunin lang siyang liquidity above na hindi na mitigate before, pero babalik pa rin siya dun sa enwog na kinagisnan niya or even lower to target what? Siyempre, next enwog. Okay? So, enwog chart example here. Ano kaya to? This is May 9, 2023. Enwog. There you go. There you go. There you go. There you go. Pak. There you go. Pak. There you go. See? Paulit-ulit lang, guys. So, now, ito yung matututunan nyo. Alin yun, Sir Kim? Ano ang matututunan namin dito? Dito nyo matututunan na alin? Dito nyo matututunan, guys, na hindi po pwedeng mangyari na sumabog ang market ng sobra-sobra. Why? There's an algorithm for that one and everything is planned. Lahat ay planado. Okay? Lahat po ay planado. Naintindihan? So, hindi ka po pwede mag-expect. Let's say, for example, punta tayo dito sa latest price ni S&P 500 dito. Hindi ka po pwede mag-expect ng ganon. No. Hanggang enwog lang lahat yan. Lahat ng yan ay mapupunta lang sa enwog. Hindi po pwede magsarili yan pataas ng gusto niya. Or even pababa na gusto niya. Naintindihan? So, in that case, guys, I will not and you will not expect massively and downside movement ng market. Laging i-aalamin mo lang yung respecting zone kung nasa ng enwog niya. Yun at ayun lang ang gustong targetin yan. Other than that, wala po. Naintindihan? Now, for reference naman, guys, you can also watch the enwog ni ICT. Siyempre, naglagay din ako dito. So, kung gusto niyo panoorin yung kay ICT, ito siya. Ayan, papanoorin niyo siya. So, i-upload niya to 2 weeks ago. From the recording of this one, May 27, Saturday. So, yeah. Ang title ng video ni ICT, New Weekly Opening Gap Part 2. So, panoorin nyo yan. It's just a 20-minute video explaining it. And you will see, it will make sense. Okay? Tinagalog ko lang. So, yeah. I guess, that's pretty much it for enwog. Okay, I hope nagkaintindihan tayo.
So again na, gagana po yung NWOG sa forex pairings, commodities and stock exchange or indexes like S&P 500, Nasdaq and ano pa ba? Dow Jones and then Dixie. Doon lang gumagana 'yon. Why? Bakit hindi po pwede ba 'to sa cryptocurrency? Ang cryptocurrency po guys is 24/7 365 days. So ibig sabihin hindi po nagsasara ang market ng cryptocurrency. 24 hours po siya. Make sense? Make sense. Kasi ang stock index, commodities, and forex ay nagsasarado po during Saturday and Sunday. Just like today, sarado ang market kasi nga, it's Saturday. Kakaintindihan ba tayo? So, I guess that's pretty much it. Thank you so much for watching. That's your NWOG, guys. Hope you're having a great day so far. And I will explain it further on the next coming videos. Thank you, guys.